So, yun mga Sir Madod. So, bali ngayon, may ginagawa akong DIY sa aking motor na Yamaha Vega Force 115 aka 152cc Kismet. So, yun nga mga Sir Madod. So, bali yung problema kasi ng motor ko mga Sir Madod, bagong lining. Tapos, yung catch lining niya is Pyto. So, kahit bago yung catch lining niya mga Sir Madod, slide pa rin. Bali kapag binirit mo bigla, nag-i-slide siya, sumisigaw yung makina. So, kailangan dahan-dahan lang sa pagbirit. So, ngayon, nung ginaknas ko siya mga Sir Manoz, since in-overhaul ko yung motor ko kasi nga sira yung connecting rod niya. So, nakita ko mga Sir Manoz, yung clutch housing ko is gumagalaw na. So, yung galaw niya, pa ganyan at saka pataas pababa. So dito ngayon mga Sir Manods, nagawa ko na siya, bali, natanggal ko na yung rivet. Then, kailang beses ko na itong nirivet mga Sir Manods, ang problema kasi, pag nagagamit na, parang lumuluwag, so parang, palagi na lang tayo nagre-rivet. So ngayon bali, may gagawin akong DIY mga Sir Manods. So bali pala ito mga Sir Manods, so, nagigitan yung, clutch damper ko mga Sir Manods. Ano na siya, parang may space na. So, ang ginawa ko, inagyan ko lang siya ng interior, yung tube ng, gulong. So, yan, inagyan ko lang siya para lang walang play. So, yan, wala siyang play. So, ngayon, bali, ang sinasabi kong DIY mga Sir Manoj, kasi nakita ko lang din to sa ibang bansa. So, ginawa nila to. So, testing ko din kung okay, kasi okay naman sa kanila. Para sa akin, okay din to. So, titesting ko lang. So, bali, hindi na tayo magre-rivet mga Sir mga Lods. Bali, hindi na tayo yung magpupukpok. So, ang ginawa ko mga Sir mga Lods is, siyempre, kailangan natin ng pang-thread na tools, hand tap. Tapos, yung size ni mga Sir mga Lods, kung di ako nagkakamali, yung size ng, niya, is 6mm. 6mm yan mga Sir mga Lods. Yan. So, bali na thread ko na siya mga Sir mga Lods. So, tinedan ko siya. Yan. Kabilaan, tatlong klase. Yan, tatlo. So, tined ko siya mga Sir mga Lods. So, na-thread ko na siya. Kung nakikita nyo yan, may thread na. Yan. Yan. Na-thread ko na siya para hindi nahaba yung video natin. So, ang gagawin ko ngayon mga Sir mga Lods, bali, hindi ko na siya i-re-rivet yung pupukpukin. Bali, iti-thread ko na lang siya. Kasi kapag yung pinupukpok kasi tumatagal, naglulose din or lumuluwag. So, titesting natin dito sa thread. Kasi nakita ko doon sa ibang bansa na ginawa nila, tined lang. So, yun, maano naman. Goods naman yung pagkagawa. So, bali, titread ko din siya mga Sir mga Lods. So, limbawa lang to. So, yung thread na gagamitin nyo, dapat ganito yung dulo mga Sir mga Lods, yung flat, yung head, para lulubog talaga siya dito. Bale, magiging flat din siya. So, halimbawa nito, ito, iti-thread natin. So, DIY na rivet to mga Sir mga Lods. So, kung may gustong sumubok, why not? So, disclaimer lang sa mga nakagawa na. So, bale, ginagawa ko lang video na to para sa mga hindi pa nakagawa nito. So, dapat ganyan sa mga Sir mga Lods. So, kapag hinigpitan natin, lulubog pa siya. So, para baka sakali kasi sumangga mga Sir mga Lods tatama sa gilid ng makina, although malayo naman. So yung sa atin safety first na lang. So dapat ganito yung thread, yung gagamitin yung bolt na flat yung head. So kayo na bahala kung screw gagamitin nyo, allen type ba or kung ano na, basta importante yung thread nya is 6mm, kung hindi ako nagkakamali, 6mm yan. So, kung papansin niyo mga Sir Malods, lulubog ko siya. Lulubog ko siya. So, lulubog ko yan. Hindi ko pa talaga higpitan. So, dadagdaga lang natin ang isa pa. Yan, may allen ako dito. Example lang ito mga Sir Malods. So, recommend ko yung screw na gamitin niyo dapat yung flat yung head para mailubog talaga at hindi siya sasangga dyan. So, lulubog natin. Na lang. Kasi medyo hindi maganda yung thread nun. So, yan. Lubog na lubog siya. Tapos, kung observe nyo mga Sir mga Lods, dapat mga Sir mga Lods,
kapag naglakay kayo ng tad na kayo, dapat yung haba niya mga sir, mga lods, is nasa mga half inches. Ganyan, nasa mga half. Kasi kung yung ganitong kahaba, parang 1 yata to, or malapit sa 1 inch. So, half inch lang yung gamitin niyo mga sir. Kasi kung hindi niyo puputo ng mga sir, ito yung mangyayari. Ganyan, susobra dito sa, ano, sa bandang lining sa loob. So, ang tendency niya mga sir, mga lods, kapag nilagay natin yung clutch na tatama sa likod niya. So, kaya dapat nakalapad lang siya dito sa loob. Yan o. Dapat hindi siya susobra dyan. So, dapat putulan niya mga sir, mga lods. Diba? Nakita nyo. So, yun. So, yun. Ginawa ko lang itong halimbawa mga sir, mga lods. Tapos, kung titingnan nyo, hindi na siya gumagalaw kasi nga inayang ko na ng interior tube yung sa loob. Then, yung taas-baba niya mga sir, oh, walang galawan. Inihina ko yung taas-baba. Walang galawan. So, bali, para sa akin, ito yung naging sanhi kung bakit yung motor ko na bagong lining tapos slide pa rin. Kasi bakit? Kasi nga, gumagalaw to mga sir. Ito, at saka ito, naghihiwalay siya pataas pababa. So, ang tendency, kapag tinutulak to pababa, parang nagpipri, parang lumuluwag yung lining kaya nag-i-slide siya. Para sa akin, parang ganun siya. Kaya, testing ko to mga sir, mga lods. I-ribet ng ganitong klase. Kung mahigpit naman siya, kung safe ba siya. Then, testing ko din kung nawawala na yung slide niya. Kasi sayang yung python na lining ko tapos slide naman. So, yun mga sir, mga lord. Sana may nakuha kayong konting kaalaman sa pag-DIY. So, para sa akin mga sir, mga lord, safe yung ganito. So, higpitan niya lang ng sobra para hindi siya matanggal or muwag. So, sa mga hirap mag-ribet or magdala pa sa machine shop, so, recommend ko sa inyo, ganito yung gawin nyo. Kailangan nyo lang ng hand top at saka ng bolt na flat yung head. So, ganyan. So, yun lang mga sir, mga lods. Sana may naintindihan nyo yung video na to. At sana mag-comment na lang kayo mga sir, mga lods, sa mga nakasubok nito kung goods ba or may masamang epekto sa ating makina. So, yun lang mga sir, mga lods. So, what's up? Peace out.